Good day everyone and welcome to my channel. How are you guys? As with me, I'm fine. As usual. So today, ang magiging topic natin ay tungkol sa Binibining Pilipinas at syempre papalapit na nga papalapit ang Binibining Pilipinas 2019. Today is May 22 and June 9, 2019 ang pinakahihintay na nga ng lahat dahil kukoronahan na ang bagong queens ng Binibining Pilipinas. Excited na kayo, no? Excited na din talaga ako. So, personally, meron talaga ako mga napipisil-pisil nung una pa, 3 months ago, when they started, alam ko na talagang aangat tong mga girls na to. So, itong mga girls na to para sa akin ay talagang ang napakalalakas nila, yung mga kandidata na to para sa akin ay malalakas talaga ang dating, talagang sila yung, para sa akin, sila talaga yung the girls to beat. Ayan, ika nga. So, sila ay, ito ay yung, sa akin personally, ito ay sina Hannah Arnold, Patricia Magtanong, Gazini Ganados, Emma Mary Tiglao, malakas din siyan, Samantha May Bernardo, tapos, si Aya Abisamis. Ayan. So, yung mga yon para sa akin personally ay yung malalakas na kandidato ng Binibining Pilipinas 2019. But wait! Syempre, hindi sila maaari maging kampante dahil ang 40 binibinis na to ay talaga namang kaya sila nakapasok dahil meron silang angking ganda at galing kaya sila na pabilang sa top 40. Kaya yung para sa akin, yung anim na girls na to na malalakas para sa akin na hindi maaaring maging kampante. Dahil meron akong lista din ng mga dark horse. Ito yung mga babae na hindi ako masusurpresa makukoronahan kung sakali makukoronahan dahil iba yung aura nila, iba yung dating nila. Alam ko na pag naging kampante yung mga front runners ay biglang bubulusok tong mga dark horse natin. Excited na ba kayo kung sino sila? Ito yung personally mga dark horse ko. Kasi nakikitaan ko sila ng ibang ningning. Alam mo yun, yung although hindi sila gaanong front runners, pero nakikitaan ko na palaban itong mga ito. Tahimik lang, pero bigla itong wawapak sa coronation night. Kaya ito yung mga girls na to. Isa sa aking front run, I mean like dark horse ay walang iba kundi si Jane Darren Genovisa. She is Binibini number 2. Para sa akin dark horse itong girl na to kasi ibang klase ang rampa nito, maganda ang walk niya, malakas ang stage presence. Pangalawa ay si Jessica Marasigan. Ito, humanda rin ko kay Jessica. Siya si Binibining number... hindi siya number... Basta si Jessica Marasigan. Isa siya sa pinaka-dark horse para sa akin. Although maliit siya, pero nakakita mo yung palaban. Palaban talaga siya. Hindi niya kayo aatrasan. Yun yung nakakita ko sa girl na to eh. Isa pa sa mga dark horse ay si Jessary Dumaging. Ayan, yung Pilipinang Pilipina ang beauty. Tatahi-tahimik lang yan. Pero pag grand finals na, naku, mukhang mapapalaban sila ng husto dito kay Jessary Dumaging. Isa pa si Maria Isabella Galleria. Para sa akin, isa siya sa mga dark horse. Si Julia Eugene Sobie. Isa to sa malakas din na maaaring sumulot sa isa sa mga corona ng ating mga frontrunners. Okay? Isa pa ay si Alanis Rain Binoya. Itong batang ito tatay-tahimik pero nung pumunta at rumampa sa entablado, nilamon ang entablado. Nakakaloka. Kaya itong si Alanis, hindi ako magtataka kung papasok ito talaga at makakamit din ng corona. Isa pa sa aking... nasa lista ng aking dark horse ay si Joanna Carla Saad. Ayan, si Joanna. Ano siya eh? Simple lang din pero may dating. May ganon. May ganon siya. May ganon eh. Tatahi-tahimik pero mukhang
mukhang lalaban din eh. Ito si Joanna Carla Saad. Isa pa ay si, ito, talagang nangingibabaw din talaga, umi-eksena din talaga, si Leren May Bautista. Ayan, tandaan nyo yan. Isa ito sa mga bubulusok din at papasok to sa, baka nga pumasok pa to sa, ano, isa sa mga koronahan. Si Leren May Bautista. And then, finally, ang isa sa pinaka-dark horse ko dito ay si Martina Faustina Diaz. Ayan, isa siya sa pinaka- tahi-tahimik din, hindi gaanong pinag-uusapan, pero maganda ang mukha, maganda ang katawan. Why not? Kaya ito yung mga dark horse kung matatawag na matatawag kung mga babaeng kasali sa Bulagaan 2019 dahil bubulaga ito sa Grand Finals. Ayan, yung mga yan. Sila. So, good luck girls. Kaya dun sa mga frontrunners, huwag kayong gaanong kampante dahil... maging medyo kampante kayo, mabibigla na lang kayo, biglang may a-uppercut sa inyo, pak, ay! Itong mga girls na to na ang kukuha ng inyong mga corona pag hindi nyo gaanong binonggahan, okay? So, sila yung aking mga dark horse. So, sa inyo guys, pareho ba tayo ng mga napipredict? O kung hindi man, sino sa para sa inyo? Write your comment below at kung bakit siya, kung bakit sila ang napili ninyo na bigla na lang i-eksena sa Grand Finals. So, sa inyong mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please do subscribe para updated kayo sa mga videos ko, okay? Thank you so much guys for watching and have a good day!